Isa sa mga nagbabalik Senado, si Senator-elect JB Ejercito at makakapanayam natin siya ngayong umaga. Magandang umaga, Senator-elect JB Ejercito. Yes, Igan. Magandang umaga rin sa iyo, Igan. Magandang umaga po sa ating taga-subaybay na sa unang gilid. Opo, Senator, unahin natin isyo agad ng kalusugan ha, sa PhilHealth. May plano kayong iakyat kay President-elect Bongbong Marcos ang suwestyo na suspendihin muna yung dagdag singil sa kontribusyon? Tama yun, Iga, no? Kasi ako bilang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Law ay nais ko sanang i-recommenda yan, no, sa incoming president natin, kay President BBM, na suspendin muna yung any premium increase, no? Lalo na sa ating OFW at sa ating mga manggagawa, dahil ngayon po ay nasa crisis pa ho tayo, no? Gusto ko lang siguro din liwanagin na noong dinadraft natin or sinusulat natin ang Universal Healthcare Law, habang ito'y sinusulat, no, ay normal ang sitwasyon noon. No? Napakaganda na takbo ng ekonomiya, hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo, maganda ang sitwasyon. Kaya po yung mga computations yan ay based doon sa sitwasyon ng panahon na yon. Mm-hmm. Kaya lang, we are in an emergency situation, Iga. No? Hindi naman natin akalain, hindi naman natin nakita itong pandemya na dumating na gumulantang hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Opo. Kung kaya we have to adapt to the situation, Igan. Kaya ang recommendation ka talaga ay suspendin muna, no, any premium increase hanggat mag-normal na ang sitwasyon. Pero sabi ho ng PhilHealth, sumusunod lang sila sa batas. Paano po natin masuspindi ito, Senator, kung may umiiral pong batas? Well, as I mentioned, Igan, nagawa po yan ni Presidente Duterte, no? Okay. Na nitong pandemya ay sinuspende ang N increase na sa in contribution, dahil sabi ko nga, Igan, kahit ako po ang principal sponsor nito, mm-hmm, ay dapat mag-adapt tayo. Kailangan baka recover muna ang ating bansa, ang buong mundo. Opo. Kailangan makabawi muna ang ating mga kababayan, lalo na itong dalawang taon talaga napakabigat ng okay dagok nito sa ating lahat. Okay, kaugnay naman sa issue ng formally, inabutan na ng pagsasara nitong Senado, no? Saan ay baka buksan muli ito? Well, Igan, ako, if this concerns public funds, definitely, bakit hindi natin, dapat talagang buksan mo natin. Pero mm-hmm, ang position ko po dito, ako, bagamat wala ako sa Senado ngayon, no? Naging controversial dito dahil maraming ayaw pumirma dahil si President Nito Duterte ay pinangalanan, no, ng committee report. Ako, Igan, hindi sa dinidepensa ko ang Pangulo, pero sa pagkakakilala ko sa kanya, ilang taon na, no, mayor pa kami dalawa, ay magkaibigan na kami. Napakasimple na lifestyle nito, eh, no? Hindi tingin ko ay siya mismo, kung siya mismo ay hindi, tingin ko hindi siya involved dito. Maaring yung mga nakapaligid, yung mga nagsabantala, o may nakasingit, no? So, yun po. Pero dahil yan po ay public funds, ay ako naman ay open kung talagang bubuksan po yan. At ngayon balik Senado ka na, Senador, anong mga batas ang plano niyong ikangay ipasa o kaya prioridad ninyo dyan ngayon sa Kongreso? Actually, Igan, kaya naman talaga ako naglayo. Alam niyo naman, napakabigat ito naging laban ko. No? Halos parang independent akong lumaban. Alam niyo naman yung sitwasyon ko. Meron akong magkaago kong magkapatid. Pangalawa, hirap ako sa pondo nung simula. Pero naging mission, sabi ko, mission at obligasyon ko tapusin ang Universal Healthcare Law. Okay. Ito'y work in progress, Igan. Kaya nais ko talaga, itong number one priority ko, natutukan ito na maayos, kung may mga kailangan adjustments dahil nasa second, third year of implementation, ay ako na mismo ang maghahain ng amendments. No? So, pero ang nais ko na talaga, dapat tutukan to para ma-fully implement at sa lalong madaling panahon, maramdaman na ating makabayan yung zero balance billing, yung wala na silang poproblibayan sa oras sila yung hospital. So yan po ang aking number one priority. Maraming salamat, Senator-elect JB Ejercito.